quickly lang. First hand pa to. Yeah, yan o. 600 agad yung buy-in ko kasi may mga malalaking chips tulad ni Batusai at ni Mars E. Marito yung buy-in, walang subi, bawal magsubi. So, kapag nanalo, tulad ng mga ganyan, 900, hindi nila pwedeng ibaba o ilabas. The fact na natagalan ako mag-race dahil sa, yun, may chine-check ako. Alam niya agad na hindi ako tumama. So, hindi ko pwedeng, hindi naging effective yung pag-race ko. And possible na, ayan, may flash na, may straight na. Pero anyway, magkano lang naman yun? 93 yung loss. Aggressive talagang gagawin ko, guys. Pwede kong erase lahat nung hands. Parang ginawa ko yung 24 ay limp lang. Tuwad ngayon, may flush na ako. So, kaya lang, sana may heart din sila. Kahit na 1 heart. Huwag naman 2 hearts. At huwag naman king. 45 na lang, o sayang. Wala nang panalo yan. Kahit mag-heart pa. So, ito ang mahirap kapag meron kayong kalaro na loose aggressive and then big stack. Kasi gagawin niyang mahal yung silip. Tapos, pwede naman siyang mag-adjust na ifo-fold niya yung mga bad hands. Tapos, gamitin niya pa rin yung mga winning strategies tulad ng play in position. Kapag nag-race siya, for example. O sige, ito na lang. gagawin kong short topic. How to use yung position. Or paano nagiging advantage yung position. Right? Halimbawa, ace-king ka. And then, eto, malapit ka, nasa kanan ka ng button. Ibig sabihin niyo, ikaw yung first to act. Right? Mag-raise ka pre-flop, may isang caller. Halimbawa, itong si 14, yung tumawa ay mag-call. Ngayon, kung first to act ka, tapos hindi na parisan yung board. Tulad ng lumabas yung mga jack, 8, ganyan. So mag-raise ka ulit. Normal, di ba? Pag mga ace-king nag-raise ng pre-flop, mag-raise sila ulit sa flop, tumama man o hindi. Ngayon, kung weak yung player, mag-fold agad. Halimbawa si 14. Mag-fold agad. Pero kung medyo marunong yung player, alam niya na sa position siya, pwede siyang mag-call. To check, dahil sinusubukan niya, tinetest niya yung raise mo kung legit ba. So, balikan natin yung scenario. Nag-raise ka pre-flop, may nag-call na isa, lumabas yung flop, tulad niyan, mga jack 6-2 halimbawa, ace-king ka, di ba? Nag-raise ka ulit, nag-call siya. Ngayon, pag turn, wala pa rin king or ace. Anong gagawin mo kung ikaw yung first to act? Mahirap, di ba? Magre-raise ka, alam mo nag-call na siya kanina. Yeah, pwede mong ituloy yung pag-raise. Paano kung nag-call pa rin siya? Parang sinasayang mo lang yung pera mo. So normally, anong nangyayari? Pag-raise ng pre-flop ng ace-king, nag-raise ng flop, may nag-call, pagka-turn, mag-check na lang. Ngayon, yung si 14, dahil siya yung nasa position, alam niya na ngayon na hindi ka tumama. At pwede kanyang i-raise or i-bluff kahit na hindi siya tumama. So, looking from sa ganung perspective, ikaw yung nag-raise, tapos nag-call pa rin siya, pag-turn, wala pa rin alas or king, nag-check ka lang, ni-raise ka. So, isipin mo, tumama siya. Kahit na jack 10 lang yung sa gitna, possible na meron siyang jack o meron siyang 10, well, meron ka pa rin draw kung ace-king ka. Baka mag-straight sa queen, so pwede kang mag-call. Pero you get the idea na mahirap yung position mo kapag ikaw yung first to act. Kasi, yun na nga. Pwede mong isipin na talo ka na. Possible na tumama na siya at binabluff ka niya. At ayaw mo naman na mag-continue na pag-bluff kasi sayang lang yung pera mo. Like this. Ako yun sa position. Kasi paglabas ng A7, nag-check si Mars, alam ko na hindi siya tumama. So, pwede ko na siyang i-bluff kahit na middle pair lang ako doon. Right? So, yan ang advantage ng position. Ngayon, balik na rin natin. Halimbawa, ikaw yung maunang mag-act, halimbawa si 14. Siya na lang gawin natin. Ito ba, si 14.
siya na rin gawin natin example. Tapos nandito ngayon kay June Duran yung button. Nag-check siya o nag-call lang ng blinds, nag-raise ako. On pag-flop, kahit hindi tumama yung ace king ko, pwede kong mas magiging madali sa akin. Alam ko kung ibabluff ko siya, kung mag-check lang siya. Possible na hindi siya tumama, right? At siya, si 14, unless mga pocket pair siya at nag-aabang, right? Pero kung may pocket pair siya, big pocket pair, tulad ng mga pocket queen, pocket kings, ganyan. Pag raise ko ng, o pag check niya pre-flop, or pag call niya ng blinds, yung mga 3-6, ganyan. Tapos nag-raise ako halimbawa ng 50, i-re-raise niya yon kung big pair siya, right? Hindi naman siya magko-call. Kasi nga, alam niya na kapag nag-call lang siya, possible na maraming mag-call, napakalaki ng chance na makrack yung pocket pair niya. So, gugustuhin niya na mag-re-raise at i-isolate ako. So, kapag hindi niya ginawa yon pre-flop, so hindi ko siya ilalagay sa mga big pair. Ngayon, kung lumabas ganyan, 3-4 king. Aba, good for me kasi ace king tayo, right? Siya yung first to act. Kung mag-check siya, pwede akong mag-raise na maliit. Kasi ayaw ko rin naman na mag-fold siya kung may king na. Pero yung scenario, dinidiscuss natin yung scenario na what if ace king ka, hindi tumama, anong gagawin? So kung siya yung first to act, may halimbawa may mga jack, ten, so board, hindi tumawa yung ace king mo, right? Pero siya yung first to act at nag-check siya, pwede mo nang i-bluff siya sa flop. So again, yung scenario ay ace king ka, nag-raise ka, o nag-check yung, or nag-call lang, or nag-limp lang yung first to act na position, nag-raise ka ng ace king, on the flop, first to act siya, hindi siya nag-raise, pwede mo na siyang i-bluff. Or pwede mo siyang i-raise ng konti, at least ikaw yung nakakontrol, right? Makakontrol mo kung gaano kalaki yung dapat mong i-raise. Kahit na hindi man siya mag-check, kahit na mag-bet man siya, sa flop, halimbawa mga kahit na magkano 50, 100, at least mauna siya mag-act. Kailangan niya munang i-show yung intention niya, and then you make the decision na magko-call ka ba or magpo-fold or magre-raise para i-bluff siya. So yun yung advantage, guys. Ngayon kung naging weak yung position niya and then hindi siya nag-raise, pwede mo na siyang i-bluff from the flop. Makukuha mo pa rin kung magkano yung kinol niya pre-flop. So anyway, hindi nagko-cooperate yung mesa, yung club, yung internet. Naubos na lang yung time. Pero I hope meron kayong natutunan sa discussion na paano laruin yung ace king kapag hindi tumama, at bakit nagiging advantage talaga yung position. So thank you for watching, guys.